guys, good morning. So it's July 17, mansa din namin ng aking hindi yung asawa ko to, yung isa. 163 months na kami. We celebrate every month kahit na mag 14 years na kami. Joy. Oh, we're bitter. Ayan. So ang vlog ko today ay ang bigat. Eto, last ko pa ito gusto ipakita, baka mamaya mamatay na yung flowers. Although matagal naman yata yung flowers nito. Finally, alam nyo ba, sa dami ng ilang years na akong merong yuca. First yuca ko ay no 2017 pa. Paglipat namin dito. Tapos, cuttings yun, kinuha namin sa Cabot Village. Basta ever since, siguro mga naka iba-ibang yuca, 30 plus yuca na ako. Pero first time ko makapagpa-flower ng yuca. Eto, oh, pakita mo. Ayan! Ayan, oh, ay, may ano pa. Insekto pa. Ayun pa sa kabila, ayun pumunta doon na ayusin ko. Ayan, oh, first time, as in. Eto, nabili ko. Ay, eto pa. Lahat pala halo sila meron. Ay, lahat pala sila meron. Ngayon ko lang nakita. Hindi ka kasi ako masyadong nagtatambay dito at nagtititingin. So, halos lahat ng heads meron bukod dito. Eto ay 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. 5 heads kasi itong yuca. Ay, 6. Pero 5 itong ano. Para, ito pala solo pala to. 5 branches siya. Nabili ko to. Parang cuttings din daw nung owner. Tapos, binenta niya sa akin ng mura. Ako na yung magpa-roots. So, medyo na-stress to. Kasi nilagay ko agad sa direct sunlight. Tapos, basta yun. Tapos, parang mga ilang months na to sa akin. Nagulat na lang ako. Ang laki na nito. Ganto na siya. Halos kalaki. Sabi ko, first time talaga. Tapos, hindi ko alam. Siguro, once ko lang naman to dinigan ng Miracle Grow. Kasi minsan kahit yuka, mini-Miracle Grow ko. Although, napakabihira ko na mag-Miracle Grow ngayon. Siguro, more than a month na akong di nag-Miracle Grow. Or more pa, mga pa 2 months na siguro. Once ko lang to mini-Miracle Grow, rain or shine siya dito, hindi ko to dinidiligan ng tubig lang. Usually, pag nag-Miracle Grow, yun lang. Yun. So, siya lang sa lahat ng yuca ko ang mag-flower. Hindi ko alam. Nabasa ko naman, chinek ko, sini-research ko. Ang sabi nila, ewan ko, correct me if I'm wrong or meron pa kayong additional info regarding sa pag-flower ng yuca. Pero, ang na-check ko is, depende lang yung pag na-reach na ng yuca yung certain maturity nila. Pero, may mga mas matured naman akong yuca form para sa akin. Hindi naman nagbubulaklak. Eto lang. Ang nakikita ko kasi na ibang nabubulaklak, naka-direct sa ground soil. Tapos may nabenta akong isa na matured nga yun. May ano na agad, may flowers. So nakakatuwa lang. Oh, ang ganda. Hindi naman kakaiba yung flowers niya. Maliliit lang, nag-green. Hindi nga masyadong mukhang bulaklak. But nakakaano lang. Medyo fulfilling. Kasi diba, sa akin siya nagka-flowers. Tapos, eto nga. Oh, mas matured naman di hamak to. Wala. Pero ang healthy nito. Ang ganda. Isa to sa favorite ko. Tapos, eto, wala sila lahat. Wala lahat. Eto din, wala. Wala lahat. So, hindi ko sure yun nga. Hindi, iniisip ko, baka may klase ng yuca na hindi ko lang napapansin. Although, nakikita ko naman yung kakaibahan nila sa leaves and everything. Baka yung klase ng yuca na yon yung flowering talaga, di ba? Kasi ang dami ko naman nakikita ng yuca na mature, hindi rin naman ito flower. Kakulangan sa buhay nila. So, eto yung aking mga indoor Euphorbia lacteas. It's Sunday, so it's pa-araw day. Pero, nasa ng araw, kagabi, ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan kahapon. Ayan sila. Ayan. Eto, for sale to. Kasi, sobra ko to. Si Euphorbia bugie. Ayan, meron ako nga dyan, diba? So, eto yung part na sinabi ko nga ayusin ko. Kung mapapansin nyo, wala na si Fire Cactus. Binenta ko na siya. Kasi, ayon sa Board of Judges, magulo daw tingnan. Although kahit ako, naguluhan na din. And sayang yung space niya kasi malaki siya tapos pa-curve. Parang feeling ko, mas marami pa ako mailalagay. So, ito yung aking giant version ng mga Euphorbia trigona. Ayan, pinatong namin siya dyan. Kailan ba namin to inayos? Hindi kasi kami nag-live selling no Friday. So, Thursday night, inayos ko dito. Ayan, ito na siya. Hindi ko na dito. Ito yung pinakita ko bago nung hindi ko na siya pinenta. So, inayos ko dyan lahat. Tapos, ito dinugtungan ko ng pugi. Ito ang agave. Ay, sensado. May usbong. Ayan. Tapos, nung isa ko binibenta ko yung kapinalit ko doon yung lash para mas full tingnan doon. Tapos, inusog ko dito. Ay, ito. Ito yung mga fire cactus na kinip ko. Ayan, dalawa sila. Dito ko nilagay para mas naaarawan. Ayan. May mga dahon-dahon pa dyan kasi lakas ng ulan kahapon.
Tapos itong si Manny 3, irerepat na namin to bukas or Tuesday. Yan, kahanap na ako ng mas malaki sa Mandawi foam. Ito. Teka, ang bigat may tubo. Ayan. Ito yung pot. Bubutasan pa namin. Tapos ito na nga yung mga euphorbia lactea ako na variegated. Ito lahat yung variegated. Small, medium, large. Ayan. Tapos ito, bago ko to. Ang ganda nito. Ayan o, oh, ganyan siya. Ang ganda. So, hindi ko na siya binenta. Kinip ko na lang. Ang ganda o. Oh. Hindi ko pa nire-repat. Nakasidling pa yan. Rubra, tapos may kasamang ganyan. Diyan muna siya. Diyan ko nilalagay kasi kailangan maarawan. Ito, first seed to. Ito na lang natitira kong Euphorbia Ghost, White Ghost. Yan na natitira. Lahat na sold na. So, ito yung mga ibang agave with the, anong tawag dito? Aloe. Mga ibang variety ng aloe vera. Ayan, dalawa. Tapos, ito yung dati ko na matagal na matagal. Lagi ko muna dito. Na dapat ibebenta ko siya. Pero nang hinayang ako sa shape, kasi kakaiba yung shape niya. Parang puno, no? Siya yung nakalagay doon. Lagay ko muna dito kasi variegated dapat to eh. Diyan ko na siya. Tabi muna sila nito. And, dito tayo sa exciting part. Ayan. Ito yung minimension ko noong nakaraan na vlog na. Darating sa akin yung Euphorbia Watusi. Diyan ko sila nilagay. Tapos, nilagay ko sila sa terracotta pot. Yung parang orange terracotta pot. Hindi ko pinapaintingan. Para mas mag-stand out sila. Tapos, mag-blend doon sa, tawag dito, sa cladding, sa wall. Yan. Bala kong dagdagan pa ng isang layer yan eh. Nilagay ko sa taas yung mga ilaw, natanggal yung isa kasi umuulan lagi sa, natutuluan lagi sa part na yan. Para silang hindi totoo, grabe, I'm so lucky talaga na makahanap ng ganito. Ay, eto nasugatan lang to, sa shipping to nun eh, pero okay lang. Yan, diba, ang ganda. Tapos yung iba nagbibenta nito, etong part lang may nakikita ko, cuttings, 1.5 na, as in wala pang roots. Grabe, kaya hindi ko na talaga binenta. Kasi parang hindi sila totoo. Tingnan yung ganda o. Diyos sila sa entrance para kahit nasa loob ako, nasisilip ko sila. Tapos, ito yung katandem nila. Si Euphorbia Erythrae. Hindi ko alam kung ano tamang pag-pronounce. Mahaba siya. Dalawa to. Yung isa, ito yung binenta ko. Tapos, ito pinag-iisip ako, ibibenta ko. Kaso, wala na rin ako makuha ng ganito na ganyan itsura. So, iniisip ko pa. Kasi medyo na weirdohan ako sa itsura niya. Para siyang flat kasi yung likod niya. Nasa side, tsaka nasa harap yung branches. So, ito medyo mahal din yung kuha ko dyan. Kasi kahit sa Baguio, pag makita ka mga 8 inches, parang 500 na. Ito lang yun. Parang maliit pa dito or yun, 500 na. So, parang sabi ko, sayang naman kasi nakakuha na ako ng isa. Pero yung isa, binenta ko. Kakolor niya yung curly backbone. Ayun, parang ganyan yung kulay niya. Hindi ko naman siya hinalo dun sa mga ang tawag doon, dito sa mga watusi kasi magulo na tingnan. Parang gusto ko uniform. Tsaka tatlo na eh. Okay na yung tatlo. Ayan, so hindi ko sure kung dyan na ba siya. Bahala na. Pero okay naman siya dyan dahil yung background niya medyo dark din. So, eto pinapaarawan ko lang to si Green Wayi. Daming usbong. Hindi rin to may rap alagaan. Nasa loob lang to. So, ayun, yung isang fire cactus. Yun na lang pinadit ko dyan. So, ayan sila. Money tree. Konting tiis na lang. Irerepat ka na namin. Tapos, baka magbenta ako ng ganito. Pero rubra ang nakalagay. Ay, naka-ceramic pot. Next week, marami po ulit akong ganon. Yung mga rubra. Na naka 5-in-1, 3-in-1, ganyan-ganyan. Parang kape, no? Ayan, next week. Gagawa ko ng mas madami kasi last week in one day na sold out agad yung 19 pots. Pero ito, ibang price po ito kasi naka-ceramic. Tsaka personal, yung ceramic pot parang magkano na. Pero syempre, may parang kung i-add kasi parang magkano each. Parang kung i-add, i-ano ko na lang, less na lang. Ah, naiirita ako dito. Tapos meron ako dyan mga nag-yellow na 1, 2, 3, 4. Kasi bumili ulit ako ng bago, ididiretso ko kasi doon. So, dahil sila yung hindi pa stable, cuttings pa lang kasi, mga in 2 weeks, magiging ganito yan. Hindi naman ganito agad kasi ito, months na to dyan eh. Nag-usbungan na sila and all. But I mean, matatapos din yung pag-yellow nila mga more than a week. Ayan, so, hayaan lang muna sila dyan. Idediretso ko na yan doon. Ayan, para maganda. Dami na oh. Ganda, grabe. So, ayan. Para sa mga, syempre, yung, ano, kung hindi naman ilalagay sa wall. Kasi ito, kaya ito ang napili ko dyan. Para mas kahit humangin na malakas, mabigat, hindi mababagsak.
hindi pa yung nababagsak, okay na okay yan dyan. Sa ano na lang, rectangle pot na at least mas affordable, diba? So yun guys, sa ating chika for today, this Sunday, at mamaya gagawa na ako ng accessories. Tapos mukhang uulan na naman, pero okay na naman. Eto nga lang mga ano ko, trigona. Ang ganda na nito, maganda pa rin naman. Ba't napansin ko, nung madalas umulan, nag-yellow yung iba nilang div, siguro naninibago. Or baka naloloka na sila kasi araw, ulan, ulan, araw. Napapasma na sila. Ay, eto! May bago pa na akong Lactea. Sorry, pahabol. Wait lang. Ayan, kaya pala inalis ko yung isang Lactea because of this. Ayan o. Oh, ang ganda nito. Dati ibebenta ko to. Kaso nang hinayang ako. Kasi, ang ganda ng shape niya. At saka bihira sa Lactea yung... Bihira na ako makakuha ng ganyan kalaking Lactea. Ang tangkad niyan, more than 3 feet. So, ayun. Ito yung variegated. Hindi ko rin to binenta. Ang ganda o. Ang ganda-ganda kasi nung ano niya. Ilang beses ko na itong pinicturan para ibenta. Tapos, urong-sulong ako. Yun. Ayun, nakahabol pa. So, ayun guys. Thank you so much again. And sana okay ang inyong weekend. Kami ay lumabas kagabi. Nag-mall sandali. Kumain sa labas. Ayun, nasa Sedi. Tapos, thank you so much. And please don't forget to like or follow my Facebook page, Roma. So, Instagram account, Roma_So. And syempre, don't forget to subscribe. Bye-bye.